Okay. Relative pronouns. Pag sinabi niyong relative pronouns, di ba naisip niyo yung relative clause? Or ako lang nakaisip ng relative clause? Okay. Pag sabi niyong relative clause, ito yung mga sugnay na nagsisimula sa relative pronouns. Ito yung mga which, who, whom, whose, that ninyo. Pero ano ba yung function nun? Di ba ang dami nalilito? Ano ba yung whose? Ano ba yung who? Ano ba yung whom? Alamin natin yan. Okay. So ano muna yung definition? Para, di ba, pag nag-aaral tayo, nagsisimula tayo sa definition para hindi tayo nalilito. So, relative pronoun is a pronoun. Ano yung pronoun sa Filipino? Meshak. Kalimutan ko. Mga Ateneans na parang gagaling sa English, pero nag-work hard sila sa Filipino. Kaya, napansin nyo sa Ateneo, ang daming tutorial sa harap, puro Filipino. Nag-agree ka ba, Meshak, sa Katipunan? Oo, legit. Nagtuturo silang Filipino. Tapos, mainam yun. Pronoun is like panghalip. Diba? Siya yung nag-take ng place ng noun or pangalan. Okay? That introduces a relative clause. Tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, yung relative clause, nagsisimula siya sa mga relative pronouns. Ano ba yung mga relative clause? Parang ganito. John, who is my friend, is here. Si John, na siyang aking kaibigan, ay nandito. Yung who is my friend, nagsisimula siya sa who, na relative pronoun. Kaya ang tawag natin sa who is my friend, hindi siya interrogative sentence na sino yung kaibigan ko. Kasi ang Filipino translation niya na siyang aking kaibigan. Kaya siya ay relative clause. Okay tayo doon? Or sugnay na hindi nakapag-isa. Ang relative clause ay subordinate clause din or dependent clause. Magkakatulad naman yun eh. Ang subordinate or dependent clause, same meaning. Pero ang relative clause mo, since hindi rin siya kaya mag-stand alone, subordinate or dependent clause din siya. Pero maraming iba't ibang type ng subordinate or dependent clauses. Okay tayo? Next. Bakit siya? It's called a relative pronoun because it relates to the word that its relative clause modifies. Ah, ulit nga. It's bakit siya tinatawag na relative pronoun? Kasi tumutukoy siya dun sa salita na minomodify ng relative clause. Ah, halimbawa, eto. John, who is my friend, is here. Yung who is my friend, tumutukoy siya kay John, di ba? Nagre-relate siya kay John, kaya siya relative pronoun. Kasi tinutukoy niya si John dun sa sentence na yon. Well, maraming samples. Yung sample na lang na yun yung pre-present ko. Hindi all the time si John yung dahilan. Okay, tayo. The person who phoned me last night is my teacher. Yung who phoned me last night na siyang tumawag sa akin last night, ano, tumutukoy sa person. Di ba yung who, tumutukoy siya dito sa person, kaya siya relative pronoun. At bakit siya relative pronoun? Siya kasi nire-replace niya yung who. This person phoned me last night. Pero magiging siyang who phoned me last night. Okay tayo doon. Na siyang tumawag sa akin kagabi. Ba't tatawag yung teacher mo ng gabi? No, ba't ganun yung sample na pinakita dito? Okay. O good tayo doon. Next. In the above example, who? Parang mali yung ano, yung gamit na ng punctuation. Okay. Kasi may ruling eh, kanina na-review ko, kapag pala nag-end sa sentence, hindi na pala dapat nila, kunyari ano, question, basta, may ruling, nare-review ko kanina. Papakita ko yung mga lessons na yun sa sunod sa inyo. Tinitake note ko eh. Okay, tingnan nyo to. Relates to the person. Yung who dito, tumutukoy siya sa the person, di ba? Eto mali oh, dapat ano, comma, tas quotation mark, di ba? Relates to the person. Which, who phoned me last night, modifies. So, yung who, tumutukoy sa person. Okay? Ganun. Next. Ginagamit din natin yung who to introduce the relative clause, who phoned me last night. Kaya nga siya relative clause eh. Kasi ang relative clause, nagsisimula siya sa relative pronoun na who, whom, whose, which, saka that. Eto. Meron tayong 5 basic relative pronouns. Okay? Good tayo dun. Tingnan natin yung difference niyan. Who kapag kayong subject, siya yung pinag-uusapan sa isang sentence or gumagawa ng isang kilos. Whom kapag ka-object, okay? Mamaya may kita ninyo yung samples for that. Tapos, generally, only for people. Ginagamit lang siya sa mga tao. Pag nag-whose ka, ginagamit for possession. Kaya nga, whose bag is this, di ba? Or whose bag is here, na siyang ang bag niya ay nandito, okay? Yun. Which naman ginagamit sa mga bagay. Tapos that, pwedeng gamitin sa mga bagay tsaka sa people. Okay tayo doon? Good tayo doon. Pero ang main difference dito, ang tanda ko nung tinuturo kayo nung high
nung high school. Hindi, hanggang ngayon naman nagtuturo ako sa high school. Yung witch, kunyari, witch house, may 10 bahay sa harap mo, di ba? Pag sinabi mong witch house, pwedeng kahit anong bahay doon. Pero pag sinabi mong that house, isang bahay lang doon tinutukoy mo. Yung parang main difference ng witch saka ng that. Gets nyo? Guys, pag witch, parang kunyari, may 10 bahay sa harap mo. Witch house, kahit anong bahay yung tinutukoy mo doon. Pero pag sinabi mong that house, isang bagay lang tinutukoy mo doon. Yun yung parang main difference ng witch saka ng that. Okay tayo doon? Next tayo. Relative pronouns can refer to singular or plural and there is no difference between male and female. Okay? At least for English. Kasi sa Spanish, di ba, yung mga bagay may ano, may gender, kaya mahirap. So, dito nag-aral ng Spanish. May nag-aaral ba ng Spanish dito sa ano? Sa chat, sa session na to? Yun, kasi sa Spanish, kahit yung mga objects may bagay. Oh, sir, nag-say ako. Ang hirap, di ba? Duolingo. Duolingo. I studied Spanish before. I had a Spanish teacher, but it was really difficult. Kasi iba-iba yung conjugations according to gender, according to many things. Kaya mahirap. Okay? Tayo. Defining relative clauses. Example, ito yung sample sentence natin. Merong sample. S means subject. O means object. Yung object siya yung tumatanggap ng kilos. Okay? Subject, pinag-uusapan or tagagawa ng kilos. P or possessive, tumutukoy sa pag-aangkin. Notes yung dapat nating tandaan. O, di ba? Pinaluhanag natin isa-isa. Yung table, para sa design. Okay? Di joke lang. Para maayos yung information. Okay? Yan yung dito. The person who phoned me last night is my teacher. So, dito, ang subject natin ay, ayan. Ah, ito. As a subject. Acting as a subject yung relative pronoun mo dito. Okay? So, the person who phoned me last night, siya yung tagagawa ng kilos. Okay? That is preferable. Bakit that? The person that phoned me last night is my teacher. Okay? So, pwede rin siya maging that. Mas preferred siya in this case. Next, the car which hit me was yellow. The car that hit me was yellow. Kasi pag gumagamit ka ng that, diba, you're particular with what object you are referring to. Yun yung idea ng that compared with which. Let's go with object. Dito naman, relative pronoun acting as acting. Nabubulol na ako. Siguro dahil sa Chinese tsaka sa Japanese. Okay. Yung O, object, acting as an object. Okay, yung relative pronoun mo. Halimbawa, the person whom I phoned last night is my teacher. Bakit siya whom? Kasi, object na siya. Whom I phoned last night. Siya yung tumatanggap ng act of being phoned or being called. Okay? Kaya whom yung gagamitin natin. Tama siya, pero formal siya. Okay? So, hindi naman lahat ng time magiging formal ang language mo eh. Well, sa school setup, tsaka sa pagsusulat, formal setup. Pero kapag, or formal yung way. Pero if you're talking with your friends and casual, so it's best for you not really to be formal because being formal is not good all the time because it's contextual. So you need to know, nagtatagalog tayo. Hindi lahat ng time na pag formal yung language mo, appropriate. Paano kapag it's casual? So you would be outcasted if that is so. So dapat we know when to be casual, we know when to be formal para di tayo nasa-surprise and di tayo ma-outcast. Okay? So, etong whom, formal lang siya gagamitin. Okay? Pero tingnan nyo to. The people who I phoned last night are my teachers. So, yung who, siya yung object. Kasi, siya yung tumatanggap ng act of being phoned or being called. Okay? Tapos, relative pronoun here is optional. Bakit siya optional? The people I phoned last night are my teachers. Pwede rin siyang mag-stand kahit walang who, kaya siya optional. Okay tayo doon? Next. The person that I phoned last night is my teacher. The person I phoned last night is my teacher. So, eto, tinanggal siya, di ba? Pumapasok siya dito, yung optional. Pwede siyang tanggalin dito. Okay? May nag-message na tanong, si ano. Whom po ba is an indirect or direct object? Who would like to answer this one? Kailan ba natin sinasabing direct object or indirect object? Kasi pag direct object, kunyari, I called whom. Diba object yon? So direct object yon, STVDO, diba? Subject transitive verb direct object. So pwede mong sabihin I called whom. Parang hindi siya magiging tama, okay? So ganun. Okay? Ibang discussion tong direct or indirect.
kapag ka nag-basic sentence patterns tayo, mas maididiscuss natin siya. But in this case, at least, makita ninyo yung difference ng who, tsaka ng whom, tsaka ng whose. Yun yung focus bale sa discussion na ito. Okay tayo doon? Next. Dito na tayo as, ano, the car which I drive is old. That is preferable to which. So, halimbawa, the car that I drive is old. The car I drive is old. So, magiging optional yung that in this case. Okay tayo doon? So at least ngayon, alam ninyo yung function ng whom. The person whom I phoned last night. Kapag ka magiging object siya, doon natin gagamitin yung whom. Object, ibig sabihin, siya yung tumatanggap ng kilos. Tapos, siya yung tumutukoy dun sa person. Kaya nga siya relative eh. At kaya siya pronoun kasi tinitake place niya yung idea ng person. Kasi pwedeng sabihin ganito, the person I phoned last night is my teacher. Pero yung whom doon, the person whom I phoned last night, tumutukoy dun sa the person. Kaya nga pag sinabi mong tanong na, whom I phoned last night is my teacher, tumutukoy siya dun sa person. Okay tayo dun? So, ito yung formal. Tapos, relative pronoun is optional. Ito yung pwede rin maging replacement for that. Okay? Next tayo. Dito tayo sa letter P stands for possessive or pagmamayari or pag-aangkin. Okay tayo doon? So, dito. The student whose phone just rang should stand up. Again, the student whose phone just rang should stand up. So, yung who's, tumutukoy dun sa student na yung cellphone ay nag-ring. Rang, di ba? Naka-simple past siya. So, yung who's, possessive siya na relative pronoun. Okay tayo doon? Kasi tumutukoy siya dun sa student. Okay? Whose phone just rang should stand up. Na siyang yung cellphone ay nag-ring. Okay? I mean, na siyang yung cellphone ay nag-ring, kaya dapat ay tumayo. Okay, whose phone just rang should stand up. Next. Students whose parents are wealthy pay extra. So, yung whose parents are wealthy pay extra, tumutukoy din sa mga students na yung parents ay wealthy. Okay? Good tayo. Actually, ito yun eh. Hiwala yung pay extra. Like, students pay extra. Pero yung added information, whose parents are wealthy. Students whose parents are wealthy pay extra. Pero hindi siya nilagyan ng comma. Pag ganyan, di ba, ano siya magiging essential clause. Di ba yun yung idea pag nilalagyan ng comma tsaka ng walang comma. Essential clause tsaka non-essential clause. Dun sa may book na color black, I forgot sino yung writer. Pero may number siya, yung 1, 2, 3, 4. I have the number 4 eh. So, dinidiscuss yung essential tsaka non-essential clause kapag ka may comma tsaka walang comma sa relative pronouns tsaka sa relative clauses. Ang daming rules sa English, no? Feeling ko ano, maglulo na ako pagkatapos ng master's ko. Itatranslate ko sa pagkabisada ng laws yung rules. Okay? Next year. The police are looking for the car whose driver was masked. So, bakit whose yung ginagamit natin? Kasi tumutukoy siya sa tao dun sa driver. Okay? Pero, whose can be used with things? Ay, wait lang. Tingnan natin. The police are looking for the car whose driver was masked. Ah, yung whose ay hindi lang pala limited din sa object. Dahil dito, ginagamit siya dun sa car. Pero, mas appropriate yung which eh. Kaya nilalagay dito. Okay? So, the police are looking for a car of which the driver was masked. Yung of which tumutukoy sa car. Yung whose tumutukoy din sa car. Pero kasi ano eh, I remember may professor here way back then. Ano na siya? He's working in FEU somewhere there in Cavite. Yung FEU somewhere there. Siya yung parang department head ng English nila. I remember him telling to our class way back then, ang whose dapat nililimit niya sa tao. Para daw, nililimit sa tao at hindi ginagamit sa bagay. Parang may ganun siyang ruling na sinabi sa amin dati. Kasi di ba yung mga nagtuturo naman ng grammar, merong pedantic tsaka ano, rule-driven. Meron din naman yung hindi naman talaga rule-driven sila. So at least we get to meet people like that telling us. O di ba? Ito na lang part. Last ng part na. Okay? Meron tayong non-defining relative clauses. Okay? Paano non-defining relative clauses? Acting as a subject. Halimbawa dito, Mrs. Pratt, who is very kind, is my teacher. Ito yung tinatawag nating non-essential. Pag nakakita kayo ng comma dito, ang tawag natin dyan sa English ay non-essential clause. Ang non-essential clause, pwede rin siya maging relative clause. At ang relative clause ay isang uri ng dependent or subordinating clause. O, di ba? Yung mga topics sa English related with one another. So, dito, guys, Mrs. Pratt is my teacher. Ito yung added information, who is very kind. Pero ito, hindi siya acting as an interrogative sentence na who is very kind. Acting siya as who is very kind na in Filipino na siyang
sobrang bait. Hindi siya yung sino yung sobrang bait. Magkaiba yun, okay? So, yun. Non-defining relative clause. Next tayo. The car, which was a taxi, exploded. So, dito. The cars, which were taxis, exploded. Anong ruling dito? Yung pronouns mo, nag-agree dapat yung verb doon sa tinutukoy ng pronoun mo. Hindi doon sa pronoun mismo. Gets nyo? Kaya, naging where to. Kasi yung tinutukoy ng which mo, cars. Gets people? Kaya yung mga demonstrative pronouns natin, demonstrative pronouns, relative pronouns in particular, alam natin kung ano yung tinutukoy niya para alam natin kung singular or plural ba yung verb na gagamitin natin. Ito ay sample ng isang verb. Ang where ay be verb. Di ba meron tayong is, are, was, where, be, been for the be verb sa English. Ito naman, acting as an object. Tumatanggap ng action. Tignan nyo to. Mrs. Pratt, whom I like very much, is my teacher. So, yung whom, tumutukoy siya kay Mrs. Pratt. Pero formal kasi yon. So, who yung gagamitin natin pag spoken or yung casual na English and informal, pati sa informal written English. So, tignan nyo to. Mrs. Pratt, who I like very much, is my teacher. Ibig sabihin pala, kapag ka nagtitesis tayo people or nagsusulat tayo ng essay, ito yung dapat nating i-prepare na gamitin. Kasi yun yung formal. Parang yung iba, kahit essay, ito yung ginagamit, no? So, dapat pala, kapag ka nagtitesis tayo or nag-essay tayo, kasi formal written English yun, ito gagamitin natin. Kayo ba? Anong ginagamit ninyo kapag ka nagsusulat kayo? Tanuhin nga natin itong mga taong to. Okay. So, tapos nag-hide bigla ng nag-hide bigla ng camera yung ba't kayo nag-hide bigla ng camera? Ang bibilis gumalaw ng mga nasa baba, no? Nag-hide bigla ng camera. Okay, tawag tayo. Okay. Zapanta, ayan. Anong ginagamit mo lagi? Whom or who? Kapag nagsusulat ka ng essay, ng thesis, halimbawa. Or yung mga na-observe mo sa mga tao. Actually, sir, hindi po ako mahilig sa mga essay. Kaya, hindi ko po alam pa nung tamang gamitin. Kaya, nasaya po nung may ganito po. Ano nang gagamitin mo mula ngayon? Ito na, kapag mag-essay ka. Ito. Okay. Kasi yun yung formal. Yun yung dapat natin i-follow. Okay tayo doon? Pag formal English ito ah. Yes po, sir. Okay. Sakto, nagre-revise ako ng thesis ko sa mga gamit ko siya. Whom dapat yung gagamitin ko. Okay tayo doon? Next. Maganda rin yung session na ito, nare-review ako. Kasi I am currently revising my thesis. Ang intense ko sa mag-revise ng thesis sa UP. Okay? Next tayo. The car. Ito. Mrs. Pratt, who I like very much, is my teacher. So, naging who, common siya sa spoken English, saka informal written English. So, hindi dapat pala tayo nagaganto pag formal yung paper na sinusulat natin. Dapat ganito. Although, nagiging interchangeable siya. Pero yung idea of interchangeability, hindi pwedeng ma-apply kapag ka, the difference between formal and informal. Ganun siya. Sayo. Dito. The car, which I was driving at the time, suddenly caught fire. So, yung which I was driving at the time, tumutukoy dun sa car. So, acting siya as an object. The car I was driving at the same time suddenly caught fire. Okay? So, acting siya sa object kasi siya yung tinutukoy. Siya yung nagre-receive ng action. Yun yung basically idea ng object, di ba? Okay, next tayo. So, possession tayo. Okay? My brother, whose phone you just heard, is a doctor. So, yung who's tumutukoy sa my brother. Baka siya possessive kasi ino-own yung phone. It's the brother's phone. And not any others. I mean, not anyone's phone. Okay? Next tayo. The car whose driver jumped out. Yung whose pala, may realization din ako. Pwede siyang gamitin sa object. Ang strict kasi ng prof ko noon, sabi niya sa amin, nagturo siya sa LaSalle once, tapos nagtuturo na siya sa FEU. Sir Matt, I remember. I don't know if may taga-FEU dito. Sabi niya, yung whose daw, dapat namin ginagamit, maging strict kami na gamitin lang siya sa tao. Pero sa rule dito, pwede din siyang gamitin kahit sa object. So yun. Napapansin ninyo, iba-ibang teachers, may iba-iba din silang stand for grammar. At iba't ibang grammarians, meron din silang iba't ibang stands for grammar. So, mainam na alam ninyo yung iba't ibang ideas nila para pag ikaw, ma-apply mo yun sa'yo and you can choose. Tapos you can defend or justify kung ano yung pinafollow mo. May tanong si Mesha. Yun na pala yung tanong kanina. Okay. The car whose driver jumped out just before the accident was completely destroyed. Whose refer to the car? Okay? At pwedeng gamitin sa things yung whose. Okay? Yun.
the car whose driver jumped out just before the accident was completely destroyed. Okay, yung who sumutukoy sa the car. Parang ano, the car driver jumped out just before the accident. Idea ng pronoun, pwede yung, ang idea sa pronouns, pwede yung ipalit yung noun doon at dapat mag-work siya or mag-function siya. Okay? Next. The car, the driver of which, parang ito, the driver of the car jumped out just before the accident. Diba it makes sense? Okay. So, ganun yung idea ng ano, ng pronoun. Pwede mo siyang ipalit doon. And dito, acting siya as an, as ano, as a possessive one. Not all grammar sources count that as a relative pronoun. Hindi lahat ng ano grammar sources na ano tinitreat yung that as a relative pronoun. Yung who or whom, there's no good reason for such a claim. There's a long history of that for people in defining relative clauses from Chaucer, Shakespeare, and the authorized version of the Bible to Fowler's and Churchill. Ano pinapoint out niya dito? Sabi nila, balik kayo ha, i-close natin yung session. Sabi kasi nila, we need to read Shakespearean texts daw. Kasi the standard of modern the standard of English, the highest form or the highest standard of English is Shakespearean daw. Nagbabasa ba kayo ng Shakespearean texts? Ibang level kaya yung language ni Shakespeare. Yung Midsummer Night's Dream, Romeo and Juliet, 12th Night. Pag nagbabasa kayo nun, yung standard English ay ganun daw dapat. Okay? So, kaya siya binabasa din talaga. It's for us to be aware of. Thank you for watching my videos. Please don't forget to subscribe our channel by clicking the subscribe button below. Thank you!